Hi guys, assalamualaikum. For today's video ay magluluto pala ako ng another blessing kasi opo guys, another blessing kasi may mag-order sa amin na pagkain kasi kinausap ako ng amo ko kung gusto ko ba daw magka extra income. So, sino ba naman tatanggi sa extra income na yan? So, siyempre, pag gusto natin maka-extra income, so yun, tinanggap ko na kaya may mag-order sa amin ngayon na buffet. So, buffet pala guys kasi dalawang putahe saka dalawang salad tapos mamayang gabi nila kukunin. So, hindi ko talaga maipakita lahat ng lulutuin ko kasi sobrang nagmamadali din ako kasi para hindi ako ma-short ng oras kasi ako lang din ang nagaluto lahat. So, yung amo ko, tingin lang siya kung ano natapos ko, ganun lang yung amo ko, diba? Ay, swerte! So, okay lang naman guys kasi naitindihan ko naman yung amo ko kasi hindi kasi makapunta yung amo ko dito lagi sa kusina kasi sobra napakainit dito tapos na high blood siya tapos parang nawawalan siya na nahilo siya. So, ganun. So, ako hindi ako nahilo. Ganun. So, ayan pala guys, yung nakuha ko pala dyan sa ginawa ko ay 150. So, siyempre, sino ba tatanggi sa 150? Pero hindi yun sa ano kasi depende sa order sa amin kung gaano kadami, ganun din madadagdagan din yung ano kung maliit lang yung order sa amin maliit din yung makukuha, ganun siyempre sa kamahalan din ng mga bilihin ngayon siyempre kahit nga dito sa Saudi mahal talaga yung mga bilihin. So yun, buti na lang naka 150 ako, pandagdag sa pera, pandagdag sa pambili ng kung ano-ano na mga indomie na yan. Hey! So yun guys, kung kailangan natin may mga extra income, kung kaya natin magtrabaho ng iba para lang maka-extra income ay gagawin natin kasi talagang hindi talaga magkasya yung sahod dito sa Saudi kasi pag pinadala mo na sa Pinas ay sobrang napakaliit lang yung 1,500 riyal. So pag pinadala mo sa Pinas ay napakaliit lang, nasa 22 or 20 lang na palit. So siyempre napakaliit. So sa mahal ng bilihin sa Pinas hindi talaga nagkakasya. So minsan wala talagang natitira sa akin sahod, maski ako wala akong mabili na kahit ano para sa akin kasi pinapadala ko na lang lahat sa pamilya ko kasi okay lang naman ako kasi ako may mga makakain din naman ako dito sa Saudi kasi siyempre pre tayo sa pagkain, yun yung kinagandahan pag nagatrabaho ka sa bahay kasi lahat ka pre yung pagkain mo tapos wala kang ano, depende lang sa amo. Minsan naman may mga amo na lahat pre, pati mga need mo sa katawan ay pre, pero dito sa mga amo ko ay pagkain lang yung pre saka wifi. So dati hindi ako pre ng wifi kasi pocket wifi lang yung ginagamit namin, so hindi ako pre. So ngayon kasi bumili yung amo ko na matanda ng wifi na malaki, so naging free na ako, diba? So ayun, dami ko nang sinasabi, so madami na din ako nagawa, so hindi ko na yung sinasabi yung mga lulutuin ko dyan, kung ano yung ilalagay, kung ano lang yung nakikita nyo, yun na yun siyempre, kasi lahat na yan na ginagawa ko ay na-vlog ko na yan sa mga nakaraang video ko ay yung pasta saka yung patatas ay nasa vlog ko na din yan. Kung gusto niyo makita kung paano siya lutuin ay tignan niyo lang po yung mga video ko kasi nandyan lahat yung mga patatas saka yung pasta na puti. So yun guys, naglagay na ako ng mga ano kasi tulad na sinabi ko sobrang nang mamadali ako kasi ako lang din yung kumikilos tapos alam niyo guys sa sobrang pagtulong ng amo ko sa akin ay gusto pa niya ako maglinis sa ibang bahay pero may bayad yun kada
every hour. So, sabi ko, hindi na kaya ng powers ko kasi hindi ko na kaya talaga. Kasi, buti sana sabi ko kung pagdating ko sa bahay ay hindi makalat. Pero, hindi pwede na hindi wala ako sa bahay ng isang oras kasi sobrang napakakalat ng mga bahay. Lalo na dito sa aming kusina kasi lahat ng alaga ko na apat ay sobrang makalat. Pag may kinukuha sila ay hindi na alam ibalik. So hindi ko na talaga sabi ko kaya. So yun, sabi ng amo ko, okay lang kung hindi mo kaya kasi naitindihan naman kita. Pero yung sinasabi ko lang ay makakatulong sa'yo, saka alam ko na ano ka sa pera, kaya yun, tinutulungan kita. Kasi yun lang yung maitutulong ko sa'yo na makahanap ka ng extra income. Yung amo ko talaga, sobrang napakaswerte ko kasi hindi sila yung tipong mga amo na pag ganun pinatrabaho ka sa ibang bahay ay hindi na pinapabayaran. Pero dito sa mga amo ko, once na magtrabaho ka sa ibang bahay or may pinuntahan kayo ng mga parte na may ano, hindi talaga yan sila ano na hindi ka mabigyan ng hadiya, minsan 50, minsan 100, depende sa pagod mo kasi yun, naitindihan nila kasi. Pero pag dito lang sa amin, sa mga anak niya, hindi, walang problema yun, hindi na sila nagbibigay kasi. Pero sa ibang bahay yun, nagbibigay sila. So, ang dami ko na naman sinasabi. So, ayan, sa time na yan, sobrang nagmamadali na din ako. So, ayan yung mga ginawa kong salad, napakaganda, napaka-perfect, o diba? So, pag sa abroad ka talaga, marami ka talagang matututunan na mga gawain, lalo na kung sa bahay ka nagatrabaho kasi madami ka talagang matututunan na mga luto. Alam nyo guys, yung pagpunta ko sa abroad dati na nasa kweta ko ay wala talaga kung kaalam-alam magluto sa mga Arabian food. So, sa kwet lang ako natuto magluto kasi, pero hindi pa ako laging nagluluto sa kwet. So, dito lang talaga ako sa Saudi na kapagluto ng marami. So, natuto ng marami. So, ganun guys. So, ayun guys, ang dami ko na sinasabi. So, ayan. Natapos na ako yan kasi sobrang parang hinahabol na ako ng oras kasi malapit na mag alas 9 ng gabi. So, alas 9 ng gabi, 9:30 ay kukunin na ng nag-order. So, ayan pala yung buffet na paglalagyan ng dalawang futahe, pasta, saka yung patates. So, yan guys. Maraming salamat. So, kung nagustuhan mo ang aking video, don't forget to like and subscribe. Please guys, pakishare na din at para makatulong ka na din sa akin. So, see you guys. See you next my vlog. Bye-bye. Love you.